una nang naging aktibo sa pagsuporta ang alkalde ng Guihulngan City sa probinsya ng Negros Oriental na si Mayor Joan Carlo George L. Reyes sa pag-implementa ng mga programa ng NTF-LCAP. At kamakailan lamang, naging tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad nito kasama ang mga militantang Unifier Battalion, 3rd o 3rd Brigade at mga kapulisan sa kabila ng mga usapin sa mga napipinto pagdifan ng pondo nito mula sa budget ng NTF-LCAP. Gayunpaman, ang nasabing bayan ay nagsusumikap na maging maayos pa rin ang lahat upang lalong umunlad pa ang kanilang bayan. Ang Guihulngan City ay isang fifth-class component city sa naturang probinsya ng Negros Oriental ng Central Visayas Region. At ang kasalukuyang alkalde na dito ay isang mapitagan at luwaran at siya ay tinawag nilang Mayor Guido at kamakailan lamang ay ginawaran ng parangal ng militar ng 3rd o 3rd Brigade ng 3rd Infantry 1st Division Philippine Army sa pamumuno naman ni Colonel Innocencio Pasaporte bilang isa sa mga kapitapitagang stakeholders of the year dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang local chief executive at aktibong pagsuporta nito sa pagsugpo ng insurgency sa Central Visayas Region. Noong nakaraang buwan, naging maayos at matiwasay naman ang pagpapatupad nila ng programa ng NTF-LCAP. Sa kabilang dako, pinangunahan din ni Mayor Reyes ang mga pamahagi ng cash at mga tulong galing sa LGU at bayad sa baril sa mga dating rebelde kasama ang mga opisyalis ng Philippine Army mula sa 62nd Infantry Unifier Battalion. Isang kabuang 168,000 halaga na package para sa tulong pinansyal at 105,000 piso bilang kabayaran naman para sa mga sumuko ng mga baril at ibinigay sa 28 na dating rebelde at miyembro ng milisya ng bayan noong Enero 15 ng ating kasalukuyang taon. Ang JCTF-LCAC ay nagbigay ng buong halaga ng 273,000 batay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Ang tulong ay makakatulong sa mga dating rebelde na bumalik na sa kanilang normal na buhay at makasama ang kanilang pamilya. Si Mayor Reyes pa rin ang namumuno bilang tagapangulo ng task force at namumuno naman sa seremonya sa paglipat ng tulong pinansyal at pagbabayad ng mga baril kasama ang ibang mga lokal na opisyal at ahensya ng nagpapatupad ng batas. Ilang aktibidad na ang nagdaan ay napasimunuan din ng mga proyekto kung saan na i-highlight din ang Guihulngan City Peace Pole ng JCTF-LCAC na naka-install sa harap ng City Hall na sumasagisag sa pangako ng lungsod sa kapayapaan at nagdala ng mensahe na kalinaw ug kahusay ipatunhay pagkakasalin ito sa Bisaya. At hayaan ang kapayapaan ang mangibabaw pagsasalin naman sa Tagalog. Ginawaran naman ng task force ang muling pagsuko ng maraming mga bilang na armas at pagsuko pa ng mga rebelde. Isinuko ng mga ito ang mga armas na malalakas hanggang sa mas maliit kabilang ang M16 rifle hanggang sa kalibre 357 at 38mm at mga bala. Ang tulong na salapi ay naipamahagi na sa bawat isa sa mga dating rebelde, mga milisya ng bayan at sa kategorya ng sangay ng partido sa lokalidad. Ayon pa kay Mayor Guido, siya ay nagpapasalamat na napagpasyahan na nilang sumuko at magbalik loob sa gobyerno. Ang pagtitiyak na ang mga kasundaluhan at PNP, mga ahensya ng lokal na pamahalaan at pamahalaang lungsod ng Guihulngan ay laging handang tumulong sa kanila at inaasahan nito na ang lahat pa ng mga kasamang mga sumuko ay mahikayat pa na sumuko at magtiwalang muli sa gobyerno. Ang tunay na kapayapaan sa lungsod ng Guihulngan ay may napakalaking papel na ginagampanan kaya hinihingi ito ang pagkakaisa para sa kasarinlan. Ngayon ang sumasagisag ang isang peaceful sa kanyang bayan bilang tanda ito ng matibay na pangako at hangarin niya para sa katiwasayan at kaginhawaan ng kanyang bayan. Samantala sa isang panayam naman kay Mayor Guido na mapus, marami ng gustong sumuko at may naitala na ulit sila na 50 na mga surrenderies at binigyan ito ng 50,000 each kasama ang additional na 5,000 naman galing sa DSWD. Ang iba naman ay nasa kampo pa na merong job order para sa isang hanap buhay
bilang mason at habang ang kanilang mga naiwang pamilya ay mayroon din mga livelihood assistance mula naman sa DTI. Mayroon din mga vegetable seeds gamit para sa paghahardin, mga agricultural materials at farm equipments upang makatulong din sa kanilang pamumuhay sa kanilang mga naiwang pamilya at mula naman dito sa DNR. Ayon pa kay Mayor Reyes, ang mga sumuko sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng mga militar upang tapusin ang kanilang pagsasanay bilang miyembro ng Citizen Army Auxiliary upang magsisilbing tagapamayapa sa oras na sila ay magbalik na sa komunidad at di na muling magbabalik pa sa pagiging rebelde. Sa kabila lang lahat ng ito, pinagsisikapan ng alkalde na ang lahat ay maibigay sa naturang programa. Sa tulong na rin ng Barangay Development Program na napaloob dito ang livelihood projects, mga farm to market road, edukasyon, proyekto sa mga pailaw, patubig at kalusugan. Ang mga sumuko ay magpapatuloy na magtataguyod ng kapayapaan at maging isang mabuting mamamayan. Piniyak niya rin na magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng Task Force ELCAC, Militar at PNP upang wakasan na ang armadong tugalian at makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa lungsod. Bagabat, tutol si Mayor Reyes sa pagdepend ng pondo ng NDF-ELCAC, di naman siya napapagod sa pagtulong sa kanyang mga mamamayan. At muli siyang nananawagan ngayon sa Senado na huwag tanggalin ang pondo ng NDF-ELCAC. Mula dito sa bayan ng Guihulngan City, Negros Oriental, this mismo nag-uulat para sa Matang, Aguila ni Jude Briones ng DWAY 1332 Kilohertz Sonshine Radio Newsstream TV Worldwide.